welcome to my channel. So ngayon guys, nandito naman ang yung auntie na magpapasaya ng ngayong araw. So ngayon guys, sa videong ito ay ang gagawin namin ay Q&A with mukbang challenge. So ang gagawin namin ay habang magtatanong kami sa isa't isa ay kakain kami ng aming mga piniprepare na pagkain. So una ipapakita namin sa inyo ay burger siya guys. Kami sa Minute Burger na siya dito po sa Bayugan City. At may inanda din kami, ay pakita mo, Super Crunch na junk foods. At meron din kami ang tamto chicharon. And we have also a tempura. At last is ang popcorn. Ayan, sarap niyan guys. Then, may pinaprepare din kami. Ano ba ito? Siyempre, sawsawa ng aming kakainin. At meron din kami soft drinks. Nabawasan na siya, guys, kasi uminom na yung kapatid namin. At meron din kami water. Kasi baka maano kami mabilaukan kami, guys. So, ayan, guys. Magsimula na tayo. Dahil, alam kong ready-ready na ang mga kapatid ko. Ready na kayo sa akin. Of course, excited na ako. Yes, excited na sila, guys. Kasi, alam niyo naman, kain na to guys, pang ano namin, pang hapunan, diba? So ayan, mag-start na kami. Bago pala yung question namin guys, kakain ka. Kakain muna kami guys. Kakain muna kami, excited na ako. Alam niyo guys, ma, basta kumakain ako ng tempura, nakasal ako kumain ito. Guys. Second question is singer, singer or dancer? For me, I'm singer. Bakit? Sa totoo lang, ano, mas nadali ako ma-impress sa dancer. Pero, pag singer, parang sarap sa pakiramdam. Yun yung tipo, gusto ko sa isang lalaki talaga yung singer. Kaya, ginagawa mo!
So, ikaw naman, ano ba? Ang hunger, sobra. Nakakaiyak. Kung wala ka nang maintindi. Para sa akin naman ay singer kasi mas mahirap kasi pag-aralin yung singer na tao, guys, kasi sa dance. Kasi once na sumasayaw ka, kahit sino siguro, guys, pwedeng sumayaw. Pero depende naman siguro yung pag... Pero mas ano kasi, mas maganda kasi yung ano singer, kasi yung singer is ano yun eh, unique yun sa tao. Ginagawa mo! Ako na lang tapos, guys. Kain mo na ako. So, tanong ko naman, guys. Bakit hanggang ngayon, single pa kayo? Thank you for your beautiful question, Jack. Para sa akin, why I'm still single right now, guys? Single pa ako ngayon, guys, kasi yung totoo, naghahanap ako ng tao na yung much better yung gusto ko na maging future ko, at ayoko kasi yung may boyfriend ako ngayon tapos bukas wala na naman, yung papalit-palit ayoko nun, guys. Tapos hindi ako mahilig kung sino-sino lang, dapat kinikilala ko muna yung tao bago ko siya sinasabi. Ginagawa mo! I'm so paano naman sa'yo? Single pa ako ngayon, hanggang ngayon kasi hindi naman sa ano, hindi naman kasi right yung word na naghihintay ka for the right person, kasi the right person kasi hindi naman yung dadating kung hindi ka mag-work on your own. So kaya ako single, ano, mas inuuna ko yung career, gusto kong makamit in the future. Okay mo, guys, pang-apat na tayo na tanong. So, sino magbibigay ng pang-apat na tanong? Okay. Here's our the four questions. Okay. Pang-pageant to, guys. What is important, brain or beauty? Okay, sino sa unang sasagot? Siyempre, yung kapatid ng boyfriend. Wait lang, mabuting ko na. Pag-pageant yung passion ko, guys. Parang, mas maganda naman yung... Sige, yung sagot ko. Okay. Brain or beauty? Siyempre, pipiliin ko yung brain. Kasi anong mutuwa pala natin sa ganda ko? Kung ano naman, pangit yung ugali. Tapos hindi ginagamit yung utak. Siyempre nowadays, kinakailangan yung ano na mindset eh, para makakita din ng ano, iba't ibang mga sideline. Buti pa na, guys. How about you? Kung ako naman tatanong, guys, siyempre, pipiliin ko yung brain. Kasi, what is beauty if your brain? Wow! Oh, yun nga. Pang-pagin. Familiar yun. So, naging favor ako sa naging ano, mautak na tao. Kasi, siyempre, guys, hindi naman basta ng kagandahan sa success ng isang tao, guys. Yeah. Maganda ka nga. Maganda ka. Kasi, tayo, pero wala ka namang nagawa sa buhay. Wala ka namang nakakita. Wala ka namang na share sa ibang tao nga mabuting go. So, nagpapaganda ka lang, pero wala naman yung ano, makakain ba lang ganda ang yung kailangan sa araw-araw, di ba? Bakit makain ba lang ganda? Diba hindi? Kailangan, guys,
na utak ng tao mag-discarte yung gano'n. Guys. So, kaya mas favor ako sa mautak na tao. Ang dami namin kinagalisugan na kapanin talaga siya. Pero yung ano namin guys, yung challenge namin, uubusin. Para di mo makaunog mo pa guys, yung kumain. Iba kasi yung ano guys, yung pag kumain kami maliit na hindi ka galing kumikit. Ang dami. Pero dahil challenge namin guys, dahil challenge ito uubusin, ito ni Gambaler! No. Lagyan natin ng ketchup, tapos masarap siya. Pang 5 question na tayo guys. Pang 5 question galing sa kapatid ko. Flowers or chocolate? Siyempre yung favorite ko guys. Chocolate. Siyempre makakain mo yung bulak na. Okay, kasi kahit ano guys. Ay chocolate kasi feeling ko guys, wala pa nagbibigay ng chocolate sa akin kahit isang beses. Wala talaga. Ang cheap naman ang buhay ko. Wala talaga guys, promise. Kaya kung may, ano, may plano kang bigyan ako ng chocolate guys, tatanggapin ko yan guys. Nang 100%. Okay. Ako naman, when I choose, ano guys, flower or chocolate, for me, flower. At first guys, ayoko talaga ng flower. Pero, nung dumami yung mga araw, mas nagustuhan ko yung flower kasi parang ang sarap pala sa pakiramdam siguro pag binigyan ka ng flower. Kaya yung napili niya guys, flower. So, pang 6 question tayo guys. Anong mas pabor sa inyo? Ang lalaki makipag-iwalay o ang babae? Ang may ang tawag nun? Karapatan. May karapatang makipag-iwalay. Babae? Kung totoo din. Depende lang kasi yun. Kasi kung siyempre, example, yung lalaki yung magloko, siyempre, yung babae makipag-iwalay. Pero kung other ano naman, pag-uusapan, kung babae magloko, siyempre, may karapatan yung lalaki makipag-iwalay. Pero, sa ngayon is, mas pabor ako sa girls kasi nananahimik yung babae, tas nililigawan mo, ganun. So, ikaw naman. Siyempre, our favorite girls. Pero, ano kasi, maganda naman pag yung lalaki yung masipag-iwalay, okay lang din naman. Lalo na pag may kasalanan yung girls. Pero, when you talk about yung walang kasalanan, yung dalawa, yung basta-basta lang, without worry, ganun guys. Siguro, most may karapatan yung girl. Pero para sa akin, okay lang din yung boy. Kasi, okay lang sa akin yung masasana ko, wag lang. Ganun guys, ganun ako. Kaya nga hiniwalay yung surprise. Kaya nga hiniwalay na ako guys, without reason. Oh my lord, without knowing the reason guys. Hindi ko talaga alam. Pero, so, ano naman eh? Ayaw niya lang na malaman mo yung... Oh, pero siguro gusto niya lang... Ayaw niya akong masaktan, kaya binago niya lang. Ganon niya ako mahal. So, nag-joke lang yan, guys. Iniwan ko mahal, mahal tayo. If you're given a chance to choose, mahal ka or mahal mo? Siyempre guys, yung pipiliin ko ay wala. Kasi, i-share ko yung about kang ano. Alam na nila guys kung sino. Hindi, kung silang. In the first place guys, hindi ko siya type. Pero, nung nagkatagal guys, once nakilala ko siya, gumagaan yung loob ko, na-realize ko nga. Siya yung taong gusto kong magka-feeling sa buong buhay. Ano guys, maging part ng life ko. Alam na nila sino yan guys, kasi isa lang naman talaga. Oh, isa lang naman yan sa akin. The only one. Oh, tapos, hindi ko alam kung ano nangyari sa amin guys. Hindi na siya nag-reply sa akin. Kung mapanood mo to, hi sa'yo.
So yung guys, ang pinili ko ay mahal ako. Kasi kahit di hindi mo mahal ang isang tao, matutunan mo siyang mahal. Yeah. Kahit paunti-unti guys, at least na napa-feel off, naramdaman mo na may magmamahal pala siya. Kaysa naman guys, na mahabol-habol ka sa taong ayaw naman. Akin is, mahal ko. Bakit? Between ano kasi, mahal mo or mahal ka. Kung pipiliin mo yung mahal ka, there are instances to pinang. Siya yung nagkagusto sa'yo, tapos ikaw, hindi ka nagkagusto, pero timbang parang naamot mo, parang naawa ka lang, ano? Oo. Timbang may chances din na naawa ka lang kaya masinagot o ganun ba? Kaya mahal ko kasi, I learned to let go na din naman because loving a person is not easy. Loving a person is learning to let go. Because when it comes to love, there's always a pain na susunod talaga. Gwapo pero pangit ang ugali or hindi masyadong maitsura pero sobrang bait. Kadalasan kasi sa girls ngayon bumabasi sa mukha. Pati din naman yung boys, so walang intimidated to be. Sa totoo lang, pero ako, pumipili ako ng tao, nang una talaga yung mukha. Siyempre, hindi ko pa siya kilala. May sister lang ako. Kasi yung may nagtanong, ay, tinanong pa siya na sa video. Ang sagot nila is guwapo. Kasi daw, mababago lang yung mababago yung ugali. Pero yung mukha. Ibabasihan ko talaga is ang mukha. When, ano guys, yung pag malaman ko na talaga yung ugali niya, hindi ko na talaga mababasihan yung mukha. Doon na talaga ako nakafocus sa ugali ng tao. So, ako naman, guys. I prefer to choose. Hindi masyadong gwapo, pero sobrang bait. So, ako naman, guys. Ang pipiliin ko ay, once pumili ang isang tao is, gwapo na talaga sa kanya yun. Perfect yun para sa kanya. Kahit ano mang sabihin ng tao, gwapo, maganda yun sa paningin. Kasi nga, doon niya nakikita yung ugali ng tao na anong meron siya sa kanya. Ako, kung ako ang pag-ano guys, is, nagbe-base talaga ako sa mukha noon. Siyempre, hindi din tayo pagandahan kasi kaya pipiliin natin yung kagwapuhan. So, hindi tayo pasado kaya ano, hindi na lang tayo mamimili guys. Pero so, kasi gawa tayo ng Panginoon. Pero para sa akin, iba-iba kasi yung tao guys. So, pero para talaga sa akin guys is I never talaga na hindi ko na talaga binibase yung pagpili ko sa isang tao. Once nakikita ko yung mga advantage na gusto ko makita sa isang tao, sa isang lalaki, gusto ko kilalanin siya ng mas lalo pa guys. Kasi knowing each other kasi the way na yung mga tao ay magiging habang relationship nila. So yun guys, hindi na natin patalagalin pa kasi humahaba na talaga guys. So, nandito na tayo sa last question at dunod na yung ating pag-uusapan niyo yung gabi. So, ngayon guys, ako yung magtatanong guys. Sa tingin nyo, kailan kayo magkakaroon ng jowa? Interesting but challenging. Okay, let's go in. Okay na ako magkajowa ngayon. Pero, if ever there's a chance na hindi pa talaga ngayon, siguro, naset yung sa mind ko na before I graduate, ginagawa mo! Congratulations! May magkakajowa na sana ako. At gusto ko yon kasi gusto ko pag-graduation ko nandun siya. Sa mga success ko nandun siya. Walang specific na time date. Wala talaga lang. Hindi ako lang naniwala kasi sa gusto. Your choice today determines your tomorrow. Determines your destiny. Kasi kung pinili mo, for example, yung course mo, pinili mo yung course na yan, so yun talaga yung magiging destiny mo. Alam ka namang, pumili ka ng psychology, tapos napunta ka sa engineer, ano yun? Magic. So yun guys, dahil natapos na tayo, at dami pa talagang natitira sa amin pa namin talaga siya mahuhus guys. So, kung napasaya kayo or
naging masaya kayo sa aming ginawang video ngayon, guys, paki-comment na lang down dyan sa baba para malaman naman natin or mag-comment naman kung ano naman susunod natin in vlogger. So, don't forget to like, share, and subscribe to my channel for you to watch my next upcoming video. Thank you and God bless everyone. So, see you to my next video. Bye!